Amen. Muli, palakpakan natin ang malakas ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Sa inyo mga nanonood ng online, pwede nyo ba sabihin praise God? Kasi bihirang mangyari yan, no? Yung mga patay ay nabubuhay. Siguro hindi sila nag-hysterical kasi alam nilang tulog ka, mami. Alam ng mga doktor, patay ka na. Siyempre, di ba? Ba't mag-hysterical ba sila? Alam nilang tulog ka lang. Kaya salamat sa Panginoon. Sino gusto maka-experience nun? Nang himala ni Lord. So, kanya-kanya tayong istorya ng pananampalataya sa Panginoon. At yung mga himala na yan na nararanasan ng kapatid mo sa pananampalataya, maaari mo ring maranasan yan. Ikaw din, nanonood online, kahit nasa bahay ka lang, kaya mong maranasan ang himala ng Panginoon. At kapag may nararanasan tayong gano'n, huwag nating kakalimutan. Kasi yun ay magiging patotoo natin na magbibigay pag-asa din sa iba na nawawala na ng pag-asa. Kaya kung ikaw man ay may sakit, may pinagdaraanan, may pagsubok, kahit kamatayan, hindi kayang pigilan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen! Praise God! Sige mga kapatid, tayo tayong lahat at manalangin. Kayo din, nanood ng online, tayo din kayo. At pumikit din kayo at samahan nyo kami. Sama-sama tayo magpakumbaba sa ating Ama sa langit. Salamat po, Panginoon, ang aming mga patay na buhay ay iyong binubuhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay sa amin, bibigay inspirasyon, pagpatuloy sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong pagkilos sa amin. Kamangha-mangha yung pagkilos mo, aming Diyos. Paanong nagagawa mo na makagawa ng istorya sa iba't ibang buhay ng tao nang sabay-sabay mong iniingatan, sabay-sabay mong ginagawa ang iyong plano sa kanila, mga anak mo na nagtitiwala, sumusunod sa iyo, at mga anak mo na nakikita mo na manunumbalik sa iyo. Kaya aming Diyos, nais ka naming purihin. Sige kapatid, purihin mo ang Panginoon. Magpasalamat ka sa ating Diyos. Alalahanin mo yung mga bagay na pinagdaanan mo at sabihin mo sa Kanya, Lord, salamat po. At sa umagang ito, Panginoon, ganun din ang nais namin gawin, katulad ng ginawa ng iyong anak sa pananampalataya na ito. Nais namin pagpatuloy ang aming buhay sa iyo sa kabila ng lahat ng aming pagsubok. Kahinaan man ang aming katawan, katandaan man na tulad ng sinasabi ng mundong ito, pero kami maniniwala lamang sa iyong salita. Salamat sa mga bagay na ito na nasa aming paligid na nakikita namin ang realidad ng buhay. Pero salamat dahil meron kaming katotohanan na higit sa lahat na bagay na aming nakikita at nararanasan dito sa mundong ito. At ngayon po, aming Diyos, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Mga kasalanan na pumipigil sa pagsagot mo sa aming mga panalangin. Alam ko po na ikaw ang higit na nakakaunawa sa amin. Higit sa pagkaunawa namin sa aming sarili. Pagkaunawa ng mga taong nagmamahal sa amin, ikaw lamang aming Diyos ang nakakaunawa. Kaya salamat po sa umagang ito na iniwala kami sa pagpapahayag namin ng aming mga kasalanan ay lilinisin mo kami, patatawarin at babaguhin mo kami at ibabalik mo ang unang pangako mo sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi sinungaling, hindi mo iniibang iyong plano sa iyong mga anak kung kami lamang manunumbalik at sa aming pagdalo sa iyong gawain sa sahakbang namin upang tuloy-tuloy na manumbalik at sumigla pa ang aming pananampalataya. Umapoy ka ngayon, banal na Espiritu, let your consuming fire happen to the every lives ng iyong mga anak dito sa lugar na ito at sa mga kapatid namin ngayon na nagsisikap kahit na nasa ibang lugar. Salamat po aming Diyos, walang malayo sa iyo. Lahat ng lumalapit sa iyo ay nilalapitan mo. Lahat na naghahanap ng pag-ibig ay nakasusumpong sa iyo. Salamat dahil sa paggising namin sa umaga, ikaw ang unang kumatok sa aming mga puso at sabihin sa amin, purihin mo ako anak, sambahin mo ako at paglingkuran mo ako ngayong araw at magtiwala ka sa akin at matatanggap mo lahat ng aking pangako sa iyo. Salamat po aming Diyos, hayaan mo po na patuloy kaming magpakumbaba sa kapangyarihan at otoridad ng iyong mga salita. At maranasan namin ang mga bagay na hindi pa nararanasan ng iyong mga anak kailanman. Sa iyo ang kapurihan at pagsamba. Mga anak ng Diyos, sabihin natin, Amen. In Jesus' name, Amen. Praise God. Sige.
Maaari na tayo makaupo. Salamat sa presensya ng Panginoon sa umagang ito. Basahin muna natin ang ating text sa araw na ito. Buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Matthew o Mateo 20. Basahin ko po ito sa English version, sa NASB. Sabayan niyo po ako, sumunod po kayo. At ina-encourage ko rin sa mga nanonood online, sikapin ninyo na makapag-focus at sawayin niyo muna ang mga tao sa inyong paligid o anumang mga distraction na pwede mong maranasan ngayon. At sa atin din dito, may mga distraction din. Gisingin natin ang ating mga kaluluwa. Sikapin natin na makita ang kayamanan sa kasalita ng Panginoon. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. When he had agreed with the laborers for a denarius for the day, he sent them into his vineyard, and he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. And to those he said, "You also go to the vineyard, and whatever is right, I will give you." And so they went. Again, he went out about the sixth and the ninth hour and did the same thing. And about the 11th hour, he went out and found others standing around. And he said to them, "Why have you standing here idle all day long?" They said to him, "Because no one hired us." He said to them, "You go to the vineyard too." And when the evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last to the first." When those hired about 11th hour, each one received a denarius. When those hired first came, they thought that they would receive more. But each of them also received a denarius. When they received it, they grumbled at the landowner, saying, "This last man have worked only for 1 hour, and you have made them equal to us who have borne the burden and the scorching of heat of the day." But he answered and said to one of them, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me a denarius? Take what is yours and go. But I wish to give to the last the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with what my own? Or is it your eye envious because I am generous? So the last shall be the first and the first last." Sa unang buwan po ng taon natin na 2022, pinasimulan natin ang ating pag-aaral about sa ating mission, the Great Commission. Diba? At napakinggan ninyo ang ibinahagi ng ating mga unang tagapagsalita, syempre si ating young president o ating youth president na si Renz, and ang ating director last week na si Direct Genesis. Mga kapatid, pinag-uusapan natin ito, sabi ko nga po sa inyo, na minsan sa isang taon lang natin ito pag-usapan. At dapat pag-usapan natin, kasi madalas kapag nasa simbahan tayo, ang hanap natin palagi ay comfort o makahanap ng paraan kung paano mapagtatagumpayan ang ating mga pagsubok. Pero nakakalimutan natin madalas dahil nga bihirang pag-usapan, at kahit kung ikaw ay papipiliin ng salita ng Diyos sa papakinggan, madalas ay ang gugustuhin natin mapakinggan how to overcome the problems, diba? Ganun yung mga typical na gusto nating nalalaman, at hindi naman masama yun dahil itinuturo din naman ang salita ng Diyos. Pero, una sa lahat, hindi natin dapat kalimutan yung pinaka, diba? Yung ating purpose as a church bilang mga anak ng Diyos. Kung bakit pa tayo nabubuhay. Yun ay ang ipahagi, sabihin sa iba ang mabuting balita na alam natin at aminado tayong lahat na napakahirap. Kahit sino, kahit nga evangelist kahit sikat na evangelist, nung tatanungin mo, ang pinakamahirap gawin ay ang
magbahagi ng salita ng Diyos. Yung tipong makatabi mo lang at parang naramdaman mo sa iyong puso, sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon, alam mong namatay siya sa iyo, at muling nabuhay upang ikaw, na dating patay ay muli ding mabuhay, magkaroon ka ng pag-asa sa buhay na ito. So nandito tayo para hindi lang pumasok sa langit. Amen? Nandito tayo para magsama ng mga ipapasok sa langit. Ayaw nyo ba? Yung inyong asawa at anak, kaibigan at barkada, syempre ay yung isa sa mga pinakakinakatakutan natin. Kung meron man tayo, kung tayo'y makakakita ng isang taong nasagasaan sa kalsada o masasagasaan sa kalsada na hindi natin kaano-ano, ay maawa tayo. Kasi inisip natin, kung paano kung ako'y nasa kalagayan niya? Eh minsan nga, hayop lang, di ba? Makita natin nasagasaan sa kalsada, awang-awa na tayo. Kasi buhay din yun, di ba? Alam natin na ang buhay ay mahalaga. Precious. Isa lang yan. Hindi dalawa. Isa lang ang buhay mo. At isa lang din ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Si nanay, medyo na ano tayo, na cheat code tayo ni nanay kanina. Nabuhay uli eh. Hindi pa kasi niya panahon. May mission pa siya. Una, syempre, sa kanyang relasyon sa Panginoon, kanyang pamilya, asawa, anak, at ganun din tayo. Naisiguraduhin ng Panginoon na hindi lang yung kaluluwa mo ang maliligtas. Hindi siya selfish. Siya nga, eh nasa langit na, di ba? Ang sarap-sarap ng buhay niya at sinasamba. At hindi na masama kung hindi rin siya magkakatawang tao para mamatay dahil karapat-dapat lang din naman. Hindi naman niya dapat gawin na yun. Pero dahil sa kanyang habag at grasya, iniwan niya ang kalangitan para sa atin. Bakit naman tayo, di ba? Bakit hindi natin, bakit ipagkakait natin sa mga mahal natin sa buhay, yung buhay na walang hanggan? Eh tayo nga, we deserve it eh. Our God don't deserve to die on the cross. Tayo deserving natin at iniligtas lang din tayo. Tapos tayo pa mismo magkakait para sa kanila. Hindi ko sinabing pinagkakait ninyo o pinagkakait ko. Ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, pagsikapan natin. Dahil minsan talaga hindi man natin sabihin o aminin dahil nga sa ating ayaw natin mapahiya o ating reputation, ang ating pride, ayaw natin i-let go, nagiging dahilan yun kung bakit hindi sila makakilala sa Panginoon. Ano ba naman yung sa mga kabataan, di ba? Para lang maligtas ang iyong kapatid sa istorya ni Sister Elda. Anong meron sa kapatid ko at siya ang hugas ng pinggan? At dahil doon, sa mahiwagang lababo na yan, ay naligtas yung kanyang, naligtas ang buhay o kaluluwa, hindi lang kaluluwa niya, maging yung buhay ng mga kapatid niya, at pati ng mga susunod na henerasyon. Ano ba naman yung simpleng sakripisyo na kapag may alitan sa bahay ay ikaw ang unang magpapakumbaba para makita nila ang pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus? Nasasabi pa ba natin o nararamdaman pa ba ng mga tao sa paligid natin, parang may iba sa'yo? Parang nagbabago ka. Ano kayang meron sa kanya? Kasi yun ang realidad ng Christian life talaga. Namamatay yung dating tayo. Kaya ang maganda sa Panginoon, kapag nakakilala na tayo sa kanya, kahit pangalan natin, pinapalitan niya. Kasi ayaw na ng Panginoon yung dating ikaw. Wala na yun. Kaya nga sa Bible, makikita natin kahit mismong pangalan mula kay Abraham, ginawang Abraham. Kasi wag mo nang balikan kung sino yung dating ikaw. Ipagpatuloy mo na kung sino yung bagong ikaw. Ngayon, kung parang bumabalik na naman yung dating ako, sabihin mo sa sarili mo, ay hindi na ako yan. Yung dating ako lang yan. At may pinupurso ako yung ako talaga. We are all in the journey. At higit sa lahat, ganun din sa ating pagbabahagi o pamumuhay sa salita ng Panginoon. Hindi, may katotohanan na hindi natin kailangan magsisigaw sa kalsada para lang malaman ng tao na buhay si Jesus. Sa ating pamumuhay lang, sapat na yon. Pero kapatid, syempre, isang napakagandang bagay din naman, yung pinamumuhay mo na yung buhay ni Jesus, di ba? Tapos pinagsisigawan mo pa sa ibang tao kung sino si Jesus. Malinaw na malinaw sa kanila, ah, totoo. Hindi na sila yung magtataka, di ba? Patulad nga ng istorya ninyo,
na bakit kaya nagbabago na to? Mga kaibigan ninyo, kumare, mga kamarites ninyo, nagtataka na bakit hindi na to nag-ano, hindi na nakikipagkwentuhan sa akin ito. Hindi na sila magtatanong kasi alam na nila. Dahil boka ka eh, di ba? Sinasabi mo. At huwag natin ikahiya. Eh, we should be proud. May mga bagay na dapat ikahiya, yung mga ikahiya natin. Yung mga bagay na mabuti, yung huwag natin ikahiya. Kasi iba na tayo. Lagi nyo lang isipin yan. Kahit mismong pangalan mo, iba na. Hindi na ikaw yung dating. Kung pilit man ibinabalik sa'yo ng kaaway kung sino ka, hindi na ikaw yun. Maniwala ka kung ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Nakito ka na eh. Ngayon, dalawa lang naman ang nag-aagawan yan eh. Kung namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na ang kamatayan sa ating buhay. Pero hindi ibig sabihin, wala na yung kasalanan. Nandiyan pa rin yung presensya. Presensya na lang. Pero hindi na sa ating buhay. Ayun yung sinasabi ni Pablo na we are dead to sin. Pero sabihin, dead to sin. Ibig sabihin, patay na yung kasalanan sa'yo. Sa buhay mo. Pero, hindi ibig sabihin, patay na yung kasalanan sa buhay mo, eh wala nang kasalanan. Meron pa rin, nasa paligid, di ba? Nasa presensya mo, nakikita na, amoy. Pero, hindi ka na kontrolado ng kasalanan. Although minsan nakakagawa tayo ng kasalanan, huwag mong isipin kontrolado ka ng kasalanan, lalo na kung anak ka ng Diyos. Ang isipin mo na impluensyahan ka lang at ikaw ay nasa ilalim ng iyong bagong buhay sa Panginoon, kapangyarihan ng ating Diyos. Minsan kasi mindset lang din naman yan. At ayun yung pag-uusapan natin, ang ating kingdom mindset. Karoon tayo, di ba nagkaroon tayo ng mindset ng kung sino tayo, ang ating identity bago matapos ang 2021. Ayun yung ating pinag-uusapan. Eh, bago pumasok ang 2022, dapat alam mo kung sino ka. At pagkasimula ng linggo, ayun din agad yung tinakil sa atin ni Pastor Apollo, di ba? Na ang ating mga buhay sa Panginoon. At pagkatapos nung sinundan na, ano ba ang ating buhay hindi bilang isang individual, kundi isang mananampalataya din. Nalaman natin na meron tayong misyon una sa ating pamilya, di ba? Ang ating Jerusalem. Unang pananagutan natin yan. Kaya, nais ko rin palang pasalamatan yung mga magulang dyan, na yung mga mamshi, nagba-Bible study palagi. At kahapon, yan, yung mga tatay natin, palakpakan natin ang mga tatay na yan. So, kahapon sila yung nagtipon-tipon at nagpalakasan, nagpainitan, at naramdaman at muling napaalala yung ating accountability. Yung kagandahan. Kapag ang iyong anak ay graduate, syempre hindi niya pwedeng ituro kay ninong, di ba? Ituturo niya yun kasi dahil sa inyo. Nung sa election nga, di ba, tinanong si Isko tsaka si Pacquiao sa interview, sino daw ang kanilang hero? Sino mga nanood? Ang aming parents. Di ba, napakasarap kapag ang iyong anak ay naging isang mayor, naging congressman, di ba? O kaya naman nagtrabaho, wala naman sa posisyon yan. Pero di ba kung anak mo naging presidente at ituturo niya, ang aking naging inspirasyon ay ang aking mga magulang. Di ba napakasarap marinig noon sa isang magulang? Sabihin na ikaw ang may dahilan. Eh kung napahamak kaya ituturo na eh, dahil sa iyo, di ba? De, yun talaga ang realidad ng accountability. Kagandahan, hirap, sakripisyo ng isang pagiging accountable sa isang bagay. Kapatid, sana sa pagtatapos ng ating message ay magpatuloy yung ating mindset, ating identity, kung sino tayo, at hindi lang bilang isang individual na tao, hindi isang tao na nais makatanggap ng pagpapala lang sa Panginoon, kundi nais maging pagpapala sa puso ng Panginoon. We are here not to be blessing lang o makatanggap ng blessing, kundi to be a blessing to the heart of the Father sa puso ng ating Ama. Ayan, lagi nating sisikapin. Hindi tayo mga anak na hingi lang ng hingi sa mga magulang o ang tawag ka dyan ay spoiled child or children. Tayo ay mga anak din na nagbibigay kagalakan sa kanyang magulang. Hindi mahirap pangitiin ang magulang ng isang anak.
Naalala niyo yung illustration natin na halimbawa, Genesis ay sabi niya, Papa, Mama, matutuwa ka ba Ate Annalyn? Siyempre, hindi siya matutuwa. Pero kung sabihin kaya yun ang apo niya, Mama, bakit kaya matutuwa si, ito nakakainis nung sinabi ni Genesis, di ba? Laki-laki mo na, tsaka sino ka ba? Di naman kita anak. Tayo, alam mo kapatid, kung ikaw anak ka ng Diyos, kayang-kaya mong pangitiin ng Diyos. Mga maliliit na bagay na kaya mong gawin. Ano kaya, ano nakakatuwa? Sabi mo, Papa eh, kaya naman ang lahat yan, di ba? Pero sabihin ni Mama, oh, clap your hands, clap your hands. Tapos si Genesis, clap your hands din. Matutuwa ka ba? Siyempre, hindi. Di ba? Eh, kung yung baby matuwa ka, clap your hands, clap. Oh, galing-galing naman ni baby. Tama po ba, mga magulang? And God knows what are your capacities and your limit. Kung ano yung iyong kakayahan. At natutuwa siya kapag nagagawa mo yung mga bagay na pinapagawa niya sa iyo at walang ipapagawa ang Panginoon na hindi mo kaya. Ayun lang yon. Kingdom, mission, and vision. Sino nakakaalam ng mission ng ating church? Sana you are 100% with us pag pinag-uusapan natin ang mission and vision ng church. Kung 80% lang, sana maging 100%. Kasi yung 20% na yan, nakaka-apekto, nakakahawa sa iba. Kailangan meron tayong iisang mission at iisang vision. Hindi bisyo, okay? Vision, isang nakikita, natatahakin natin, okay? At ito yung napag-usapan namin ng mga leader. Sana may mission and vision. Isa lang, walang iba. At syempre, mission din ng Panginoon. Mga kapatid, kabisaduhin nyo to ha, para naman kapag may pumuntang ibang pastor dito, mamaya magtanong, anong mission ng church ninyo? Papahiya tayo niyan, di ba? Yung mission natin, di natin alam. Ang mission natin is to make disciple. O, sa next slide, ayun yung mission. Okay, nasa page natin yan. Kung makakalimutan nyo man, ay basahin nyo lang din. Simpleng-simple lang din, hindi na natin pinahirapan, no? Pwede nyo na rin isulat. Kung gusto nyo sulat sa mga puso ninyo, isulat nyo rin. Ang mission natin sa church, to make disciple who will disciple. Magdisipulo ng mga magdidisipulo. Kung may gagawin man ang ating simbahan, kung may ginagawa tayo araw-araw, laging connected sa mission natin. Yun ay ang magdala ng mga tao na maglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo magdadala dito sa ng mga tao sa simbahan para maging linta sa kaharian ng Diyos. Kasi walang linta dito. Sa kaharian ng Diyos, sabi nga ni Bishop, walang magdanakaw. Mag sinasabi ni Bishop yun. Alam mo, may mga tao na kapag... Bakit kaya? Kapag may... Misang, ano rin, no? Komportable din, tsaka depende sa lugar at kung sino nagsasabi at kung anong status ng puso, no? Kapag sinabing, huwag kang magnakaw sa Diyos, yung iba hindi ma-offend. Kahit na ako, dati sa simbahan namin, pag naririnig ko yun, nasasaktan ako din. Kasi magnanakaw din naman talaga ako, no? So, inanakawan ko ang Panginoon. Pero hindi ako yung tipo na parang magre-rebelde o lalayo na kasi nga lang. Pero, pag si, natutuwa ako, pag si Bishop sasabihin yun, mga magnanakaw! Parang sa akin naman, mapapangiti ako. Salamat Lord, niremind mo na naman ako. Baka may nanakaw ako. Baka may mga bagay akong hindi ko napapansin na kinukuha ko sa iyo. Hindi lang naman sa pagbibigay, kaluwalhatian ng Panginoon. Pwede nating nakawin yung karangalan niya na dapat ay sa kanya lang, pero nais natin ay sa atin din. No? So siguro kung ako magsasabi sa inyo niyan, baka ma-offend kayo. Kahit nga hindi ko isigaw, pabulong lang ang mga magnanakaw. Pero si Bishop, naku, isisigaw yan. Pero siguro kanya-kanyang anointing lang yan at kanya-kanyang status ng inyong pananampalataya. Pero sa akin, pag naririnig ko yan ay isang paalala ng isang ama at isang pagpapahalaga sa Diyos. Kasi kung meron tayo higit na papahalaga, damdamin ng Panginoon. Pero ang Diyos, hindi wala akong pakialam sa feelings yun, feelings lang ni Lord. No? Hindi naman tayo ganun. Kasi alam natin ang Lord, diplomasya naman magsalita yan, no? Depende lang kung kailan na isabihin ng Panginoon. Pero sinabi niya yon. Sinabi niya ba yon? Oo, sinabi niya yon sa Malakay.
Sinulat pa nga niya, di ba? Pero hindi para ipamukha sa iyo na ikaw ay magnanakaw. Para ipamukha sa ating anak kita. Ang anak ko ay hindi magnanakaw. So, it's a good reminder. Parang ibinabalikan niya sa totoong identity mo, ikaw, kilong-kilong ka. Hindi ka kalpito, kilong-kilong ka. Okay? Sinasabi sa iyo ng Panginoon, ikaw, isa kang prinsipe. Ikaw isang prinsesa. Eh, hindi ka ganyan. So, ang ating mission ay to make disciple who will disciple. So, kapag madali lang yan, ha? Word na disciple lang. So, sa ating namang vision, o ating magiging bisyo, hindi, ang ating mga tinatahak, ang ating nakikita na mangyayari, pinagkaiba ng mission at vision. Ang mission, ayan yung actual na ginagawa. Ayan yung mismong, eksaktong ginagawa mo sa araw-araw para mapunta ka doon sa iyong vision. So, ating vision ay to be the community church in our local and other places. Sa Tagalog, simple lang, maging simbahan sa aming komunidad at sa ibang lugar. So, pareho lang. Pinasimple lang natin. Hindi naman ibig sabihin yan, yung maging simbahan tayo, magpatayo tayo ng building. Hindi lang yun. Pangalawa na lang yun. Pero ano ba talaga ang role ng isang church sa community? Sino sa inyo nakakaalala ng message ng followers of the way? Diba? Hindi tayo yung mga tao na kapag nakita, ay ano yan, born again yan, kasi pumapasok yan sa simbahang pink sa Mejervosa o taga-Emmanuel yan. Hindi yun yung ating identity bilang as a church. Ang identity, kapag nakikita ka ng tao, yung dating ikaw, yung bagong ikaw. At yung bagong ikaw ay nagkakaroon ng impact sa iba. Ang church dati sa first century, malalaman nila pinagkaiba kahit hindi nila ipagsigawan na tagasunod sila ni Jesus. Kasi sa panahon nila noon, walang nagpapakain sa mahirap, walang tumutulong sa bulag at pilay, walang nag-aaruga sa mga balo. Wala yun, hindi uso noon yun. Kaya kapag ikaw bulag ka, wala ka ng pag-asa, kahit mayaman ka, ang magiging profession mo na lang ay mamalimos. Manghingi lang. Sa atin, bulag ngayon, di ba? May mga kakayahan na. Kasi, ang Panginoon, nag-inspire sa atin. Tinuruan niya, inimpluwensyahan niya. Inasinan ang mundo. He preserved the world. Na iba ang ikot ng mundo. Kaya kapag sinasabi, uy, mga followers of the way, wala pang word na Christian nun. Sinasabi yung mga tagasunod dyan ni Jesus. Bakit? Paano nila nasabing tagasunod ni Jesus? Kasi sumusunod sila sa ginagawa ni Jesus. Nakikita nila, nagpapakain sa mga dukha. So may identity talaga. Hindi sa pangalan, hindi sa kapag naka-Amerikano, hindi kapag linggo ay nakapalda at pupunta na nakabihes sa simbahan. Hindi ganun kababaw yung identity nila bilang mga Christian because they are the followers of the way. Yung tipong ibebenta nila, sarili nilang ari-arian para lang makatulong sa mga nangangailangan. At yun ang ating vision, di ba, sa church natin. Salamat dahil tayo ay nangangarap din naman magpatayo ng ating maayos na templo dito sa ating lugar. Pero pangalawa lang yun, aanhin natin napakagandang katedral. Pero kung tayo naman, napakarumi ng ating puso at napakayabang natin at minamata natin yung mga, pag nakakita tayong taong grasa, di natin papapasukin kasi aircon tayo, mag-aamoy vulcanizing sa church, di ba? Anong klaseng pag-uugali naman yun? Bilang isang church, bilang tagasunod ng ating Panginoon, kapag nakikita nila tayo, alam nila na pwede tayong utangan. Hindi utangan. Alam mo, pwede kang lapitan na, alam mo, may problema ako. Pwede mo ba akong panalangin? O kaya hihingi ng payo sa iyo? At hindi lang dito sa ating komunidad. Siyempre, una ang ating Jerusalem sa ating pamilya. Sa kahapon, paalala sa mga ama, at alam ko'y tinanggap nila ng buong puso at may kaligayahan sa kanilang puso, sa kanilang buhay, na aanhin natin na tayo ay nakapaglilingkod sa harap ng kongregasyon pero ang sarili natin pamilya ay hindi nila maramdaman yung ating paglilingkod sa kanila. Kaya napaka palad para sa mga magulang na may mananampalatayang na
bibigyan ng ganung paalala. Although minsan ay aminado at guilty tayo, kahit naman mga anak ay nagkukulang din sa mga magulang. Hindi lang naman, meron nga dyan, napakabuti na ng magulang, pero di ba, hindi pa rin magawang maging masaya sa ginagawa ng kanyang magulang. Ginagawa naman lahat, nagsasakripisyo, no? So, pero hindi to turuan or ano man. Pero, mga kapatid, ang vision natin, kung nais natin makakilala ibang tao, nagawa muna natin yung mission sa ating pamilya. Yung ating asawa at mga anak. Sila muna ang unahin natin. Kung meron man tayong gustong madala ngayon, kung ayaw talaga nilang sumama sa ngayon lang, huwag kang papayag na hindi sasama. Ang mindset mo, isang araw tatanggapin din nila ang Panginoon. Kasi yun ang plano sa kanila ng Panginoon eh. Kung tayo mismo tutuldukan yan, mga yan, sino pa magtsatsaga sa kanila? Tayo lang naman pamilya ang pinaka magtsatsaga sa kanila. So ating community muna, di ba? Sino bang smallest unit of community? Your family. Yung mga kapatid at yung pamilya. At syempre, dito sa ating barangay, sa lugar mo, makikita nila, oy, Christian yan. Born again yan. At hanggang ngayon naman, ganun pa rin naman ang born again. Masabi nila, magtanong ka dyan eh, sa mga tao sa kalsada, sino sa tingin mo yung parang mga tao na mababait? Sabihin ba nila, ito, sabihin ko na yung, eh, totoong religion naman to eh. Sabihin ba nila, mga Katoliko? Sabihin ba nila, mga iglesia? Ano sinasabi nila? Eh, pagkatapos ng sambo nila, magsisigarilyo din naman yan. Sino sinasabi nila? Mga born again. Kaya maging, huwag natin sirain yung image ng born again, ha? Sabi tayo ng sabi ng born again tayo, tapos hindi naman tayo nagiging magandang alimbawa. Kaya nga ako, isa lang naman to, pagbigyan nyo ako. May isa ako na parang kilalang ano, sorry, pero hindi ko siya kinikilala, lingkod ng Panginoon. No? Kasi sinasabi niya na pastor siya, pero wala siyang, kahit nga si mismong kapatid natin, parang marites na ako dito. Alam mo, yung parang, napakadumi niya pagdating sa yun, kapatid, nagalit ako kasi si Ate Janet, ay nabanggit ko talaga. Kapatid ko sa pananampalataya yan, tapos babasusin mong ganyan, aayain mo. Tapos sinasabi mo, pastor ka, ay, hindi ko tatawagin pastor yan. Sinisira mo imahe. Mabuti pa, sabihin mo na lang, Christian ka, tapos nagbabago ka. Pero sabihin mo na lingkod ka ng Panginoon. Parang gusto ko nga siyang puntahan nung araw na yun, nung gabi na yun. Pininto sa akin ng sister natin. Hindi na ba siya nahiya sa balat niya? Sa ginagawa niya. Sorry ha, hindi ako galit sa tao, no? Galit ako dun sa espiritu na nasisira yung imahe ng Panginoon. Tayo, representative tayo ng ating Panginoon. So, ayan ang ating mission, ang ating vision. Kaya mga kapatid, ang ating vision hindi lang dito sa Tondo. Diba? Ang vision natin kahit sa ibang lugar. Ayun ang pinaplano namin, mga board, no? Isang araw magkaroon tayo ng daughter church. Sino gusto ng ganun? Siyempre naman. Masarap magkaroon ng dagdag na pamilya sa ibang lugar. Kaya nga, nagpaplano kami sa Cavite, o kaya yung mga Bible study, kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan lumipat ng simbahan, no? Dalhin mo yung simbahan sa lugar kung saan ka tatahak. Hindi yung gusto mong makatakas sa iyong kung saan ka nilagay ng Panginoon, kasi hindi naman nagkakamali ang Panginoon eh. Kung saan ka nilagay, dyan ka. Maging kontento ka. The simplest way to be faithful to the Lord. Yung manatili ka kung saan kanya nilagay. And we are praying, no, kapatid? Kaya nga ako, diba? Mapalad nga tayo eh. Dalawa yung lingkod ng Panginoon dito sa ating simbahan. Sa iba, isa lang, diba? Dito, dalawa. Diba? Hindi natin pinagbibili. Dapat isa lang, hindi. Diba? Kasi nais natin mag-start pa ng ibang church sa ibang lugar. Mga tao na makakilala din sa Panginoon. So, siguro papadala natin si Genesis sa Tanayo, kaya si Wally, no? Mga ganong mission natin. Si Valerie, saan ba si Valerie lalagay? Ilocos Sur. Si, sa Cambodia, si Beth. Diba? Dahil yung ating vision. Kaya huwag tayo maging selfish lang, no? Huwag natin pag-usapan lang palagi kung paano maging masaya, isang mananampalataya.
Kung gusto mo maging masayang mananampalataya, sundin mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, I tell you, magiging masaya ka. Minsan kasi, kaya tayo ng lalamig, simpleng pagdalo lang sa gawain, hindi natin magawa. Nung isang araw, nagkikwentuhan kami ng mga kabataan, natuwa ako sa isang payo ng isang brother natin in Christ. Sabi niya, si Justin na, tayo-tayo lang naman. Sabi niya na, pag-pray natin na hindi man lamig yung pananampalataya kasi pag nagkakatrabaho, tapos kapag lumalaki kita, nawawala sa Diyos eh. So, pag-pray lang natin. Pero isa sa payo niya, alam mo, isa sa pinakamalupit na payo ng ating future na P. Future P na lang. So, depende na kung piloto, pastor. Okay ba yan din? Future P. Papa P. Na si Future P, na basta wag lang siyang lumayo sa church. Wow! Diba? Kasi tayo kapatid, don't claim you're a Christian if you are not part of the church. Kasi walang lone Christian talaga. Ang uling, kahit gano'ng kainit yan, ihiwalay mo talaga, mawawala talaga baga niyan eh. Ngayon kung mahina baga niya, yung uling nga na walang baga, pag nilagay mo sa mga nagbabaga, ano mangyayari? Lalo ba man lalamig? Di ba nagbabaga din? Kaya maganda yung paalala ni Future P sa atin eh. Na huwag ka lang lalayo sa church. And sabi ko nga, then nung nag-uusap kami, that's the point of being part of the church. Kung ayaw mo man lamig pananampalataya mo, maging bahagi ka palagi. Lagi mo ilagay, iposisyon yung sarili mo kung nasan yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Sabihin mo sa akin, manlalamig ka. Hindi talaga. Hindi ka manlalamig, kapatid. Kahit na siguro konti, pero yung tatalikod ka, hindi mangyayari yun eh. Kasi yun ang prinsipyo talaga ng Panginoon eh. Kaya meron church, meron ka kapatid, tignan mo yung katabi mo. Titigan mo. Bilangin mo yung nunal sa mukha. Dapat kabisado mo. Kaya may ganyan. Ang purpose niyan, para palakasin ka. Ngayon, di ba nanghihina na nga tayo? Di ba nanlalatoy na nga at nanlalamig pananampalataya? Tapos lalayo pa tayo, di ba? Eh ano mangyayari sa atin? Kaya no one can claim they are a Christian if kung malayo ka sa church. Ngayon, pwedeng may ilang panahon ka na nalayo sa Panginoon. Ayun talaga ang pinakahuli. Last option mo yan eh. Yung mag-stick, hindi, pangahawakan ko yung faith ko. Kapatid, hindi mangyayari na mag-isa ka lang. Kasi yun ang purpose ng church. At babalik ang Panginoon, hindi para sa'yo. Para sa church. Kaya kung hindi ka connected sa church, maiiwan ka. Kasi babalik siya para sa kanyang church. Kaya kailangan ay tayo ay magtiyagaan sa isa't isa, di ba? Kahit na ganyan ang mukha niya, ay napakaganda at napakabango ng iyong katabi. Kailangan pagtsatsagaan mo yan. Ayan na yan, todo na yan. Kapag ang Diyos nagbibigay, todo na at higit pa. Higit pa yan, yan na yun. Kaya huwag na tayo maghanap pa ng anumang nais mo. Dahil kung ano yung inilatag sa'yo ng Panginoon, kung ibinigay sa iyong simbahan ay aircon, air continue. Yan, bukas kasi yung pinto. Ayan na yun, todo na yun. Huwag ka na maghanap ng de-aircon para simbahan. O gusto mo na pastor na may one-liner dito. Ayun, ang binigay sa'yo, medyo mataas lang ang ano, ang hairline. So, todo na yun. Ang Diyos hindi nagkakamali ng binigay sa'yo na church. No? Kaya, kapatid, paalala sa atin na huwag kang lumayo sa church. No? Kung alam mo na ka nalalamig ka, mag-isip, balik sa katinuan. Kahit na mahirap, bumalik. Kasi wala namang mangyayari. Sabihin natin magpaka-isa, mabuti yun. May panahon para mag-isa. May panahon para magtipon-tipon. Di naman tayo, buti nga sila, araw-araw nagtitipon-tipon eh, no? Tayo, once a week na nga lang eh, titipon, tapos darating pa tayo dito. Parang pagdarating tayo sa templo ng Panginoon, hindi tayo pumasok sa gate, tumalo tayo ng gate eh. Kumbaga, para makapasok. Diba? Alam mo ba yung tabayaran na kail? May ano yan eh, may level ng pagpasok dyan eh. Papasok ka muna, sa gate muna. Tapos maghuhugas ka ng kamay, tapos may sasalubong sa'yo, may mga pare. May proseso bago ka makapasok sa presence ni Lord. Eh darating tayo, ano na, last song na ng worship song, hindi ko naramdaman yung presence ni Lord.
Eh, paano tumalon ka kasi? Hindi ka dumaan sa tamang proseso. Eh, kung pumunta ka dito, di ba, ng handa, di ba, daladala mo yung ikapo, daladala mo yung paghahandog sa Panginoon, masaya ka. Pagkagising mo pa lang ay nanalangin ka, nagpupuri ka na. Ano mararamdaman sa'yo ng kapatid mo? Siyempre, di ba? Blessing. Mahawa siya sa init mo. Kaya kahit ganyan yan, may dalang apoy yan, yung kapatid mo sa pananampalataya. Kapatid, kahit pasabihin natin na, eh, simpleng illustration lang yan, napakaganda sa kawikaan, no? Kahit isang uling lang ang may baga, kayang painitin ng apoy ng Panginoon lahat ng bagas, ng uling na walang baga sa paligid. Kaya kung nanlalamig ka na, huwag ka na sumama sa kapwa mo nanlalamig. Tumalikod ka na nga, pupunta ka pa sa kapatid mong tumalikod na marites, ay talagang lalo kang nanlalamig at tataligod. Punta ka sa mga nag-aapoy, nagagawain ng Panginoon, di ba? Bible study, di ba? Sunday service, yung mga prayer natin, youth, umating kayo ng ibang apoy ninyo. Ibang apoy ng kabataan, ibang apoy ng mga matatanda. Hindi ko sinabing mas mainit ang apoy ninyo. Ibang level lang ng apoy at ibang kalibre ng apoy sa mga matatanda. Kaya may mga marami tayong gawain. Kaya i-maximize natin yung mga gawain na meron. Nag-o-offer pa kami ng Bible study. So siguro naman hindi nakasalanan ng church kung manlamig ka pa, no? Hindi na natin kasalanan. Nandito naman palagi ating mga worshipper para samahan tayo umawit sa Panginoon. Nasa atin na lang. Balik, punta na tayo sa ating pag-uusapan na meron pa akong 40 minutes. Okay? Ay, hindi yan, yan. Yung may numbers. De, maiksi lang naman ito, kapatid. Nais ko lang ipaalala sa atin yung ating mission at ang ating vision as a church. Dapat isa lang. At kung may naisip ka na ibang mission, eh okay lang din yun. Pero syempre, igalang natin yung napagkaisahan, di ba? Lalo na ng mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Sana, hindi lang kayo 80% sa mission and vision natin. Sana, 100% din. Pag sinabi 100%, kung ano yung init nung nagka-campaign na ito ang mission natin, dapat, syempre, di ba? Ganun din yung init nung ating pagkakampanya. Sa 100% din, hindi yung 80%. Di ba? Kasi nakakahawa yan eh. Dapat one, we are one accord. Simpleng-simple na nga eh. Yung magdisipulo lang tayo. At isa ang ating vision. Mga kapatid, sa ating binasa na salita ng Panginoon, ang istorya na tagalugin ko para, alam ko binasa nyo rin yan sa mabuting balita. Ito ay istorya ng Kingdom of Heaven. Tignan ko nga kung nakikinig kayo. Ito palaging sinasabi ni Pastor to, ha. May pinagkaiba ba ang Kingdom of God sa Kingdom of Heaven? Meron? Wala? Parang. May pagkahawig na malaki. Pero magkaiba yun. Magkaiba ang Kingdom of Heaven sa Kingdom of God. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Tines ko lang kayo. Pag-uusapan siguro natin to sa discipleship, no? Kaya, kasi medyo mahabang pag-uusap ito. Pero ang pag-uusapan natin dito yung kingdom, yung prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Pero kung gusto mo, kabatid, ito yung isang purpose kung bakit tayo nagde-disciple sa church. May hindi malaki, may distinction, may kahalagahan na dapat alam natin yung pinagkaiba ng pinaghaharian ng Diyos at ang paghahari ng kanyang kalangitan. Sino gusto makaalam nun? Yan, ating kay discipleship kasi doon natin ba pag-uusapan yan. Pero hindi rin naman natin ipagkakait, pag-uusapan din natin kahit papano yung about sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing kingdom, kapatid, ito yung istorya ng Kingdom of Heaven. Pag sinabing kingdom, merong ang pinakamahalaga, King. Amen, sabi ng ating kapatid. Hari, merong isang hari. Ngayon, meron na lumabas na Queen James Bible. Hindi totoo yun, yung translation na yun. Ayun ay translation ng LGBT. Trinanslate nila ang Bible, inalis nila yung word ng mga homosexuality. So, walang Queen James Bible.
Trinanslate nila yon ayon sa sarili nilang kagustuhan. Kaya meron tayo King James Bible, no? So, kasi meron lang king, hindi queen. Pag sinabing king, merong hari at merong kingdom. Meron siyang sinasakupan. Medyo mahirap sa ating unawain o tanggapin yung paghahari kasi tayo, democracy tayo. We always fight for our rights. Lalo na sa panahon natin at hindi masama yun. Ayun ang binigay sa ating klaseng bansa ng Panginoon, demokrasya. You can always fight for your rights. At nais kong sabihin sa inyo kapatid ay naipasa na sa ikatlong pagbabasa ang freedom of religion. Sa ating ba? Pero palakpakan natin ang Diyos sa bagay na. Malaki parte niya ang kapatid. Alam mo kasi, ang batas na ito ang magtutulak na hindi tayong pwedeng pigilan sa ating pagtitipon-tipon. Gusto niyo ba yun? Magbibigay kapayapaan sa atin. Pero syempre, may mga kumbaga, exemptions. Pero, meron na tayong sariling batas na meron tayong kalayaan, piliin si Jesus. Hindi ka na pwedeng tutukan at sabihin, itakwil mo si Jesus sa Pilipinas. Gusto mo ba yun? Para din sa mga anak mo yun. Kung sila man ay may makahalubilong mga Muslim, hindi naman Muslim lang, kahit naman nga mga ibang relihiyon, di ba, narinig ko rin, kahit may mga born again, wala ako narinig na nanututok ha, ng barela. Kasi tayo, pinapatanggap natin sila ayon sa kanilang kagustuhan. Pero syempre, hindi naman ako nakikimarites, ano bang mga reliyon meron dito? Hindi ko sasabihin na nunutok sila ng baril, pero iba-iba, di ba? Yung sapilitan. Pero sa atin, hindi. Hindi naman sinabing lahat ng Muslim ganon. May mga mabubuting Muslim din. Pero may mga extreme din kasi. At ayun yung ating hindi nagugustuhan. At ang itong batas na ito, nagbibigay sa atin ng kalayaan. Kaya dapat, may mga pinaglalaban tayo na tama, no? May mga bagay na dapat ipaglaban, mas dapat bigyan natin ng pansin. At isa sa mga maganda dito, kapatid, sa batas na to, kapag may ongoing na gathering, walang pwedeng umistorbo sa atin na pwedeng pumigil. Oy, tumigil kayo, maingay kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin yan. Dahil meron ng batas. Kami may kalayaang purihin ang Panginoon. Praise God! Amen! Kaya yung mga kapitbahay namin dyan, ay mapalad kayo at maririnig nyo pa ng mas ganado ang aming pagpupuri. Oh, love kayo ni Lord. Sabi nga ni Brother Renzo, mapalad tayo na tayo inilagay sa gantong bansa na malaya, hindi para gawin ng malayang masasamang bagay, kundi malayang gumawa ng mga mabubuting bagay. So yun yung talagang nakakakilig na nababalitaan natin sa ating gobyerno. At salamat kay Brother Eddie Villanueva sa ginamit at iba pang mga mananampalataya. Kaya kapag ikaw naging congressman ka man o mayor, chairman, pre, gamitin mo naman para sa kaharian ng Panginoon. Diba? Hindi yung isa pa tayo magpapatupad ng online sabong. Mga papatupad ng mga ganong batas. Diba? Sabihin na hindi, nagiging makatao lang ako. Hindi kapatid. Gusto mo maging makatao, maging makadiyos ka muna bago ka maging makatao. At sabihin, dahil ang pagiging makatao, nagsimula yan sa Diyos. Siya ang naglikha sa atin. Kaya sana, kung sino man sa inyo ma-promote, magkaroon ng business, gamitin natin ito for the kingdom of God, pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi para lalong lumayo sa Panginoon dahil nabibisi tayo sa mga secular things, binigay yan ang Panginoon para lalong uminit yung pananampalataya natin. Hindi lang sa trabaho, kung binigyan ka ng 10 anak, wag lang 5 anak dali mo sa church. 10, lahat sila. At dali mo sa Panginoon, hayaan mo maglingkod sa Diyos. Lahat ng pagpapala na yan, lahat ng mabubuting bagay ay mula sa langit. Minsan sa atin ay naisasayang lang natin. Huwag natin sasayangin. Kaya mapapala tayo, yung gustong-gusto kong eskwelahan, yung eskwelahan nila Jelan ngayon, ano ba yung JR? Grabe yung Jesus rin, no? Talagang ginagamit nila yung kanilang authority to give proper education. The proper philosophy in life. And because of that, maraming mananampalataya ngayon na nagmula sa kanilang mga kabataan, nalaman nila na ito pala ang tunay na Diyos. Diba? Hindi lang nila tinuturuan yung mga bata na maging successful.
Kasi aanhin mo, maging successful, eh buwaya naman. Diba? Mga magnanakaw naman. Eh maiging magkaroon ng magandang future ang ating bansa. Mga kabataan na gusto maging psychologist, diba? Mga mental health to campaign the Lord. Diba? Mga lawyers. Ako nga, isa sa mga pangarap ko, pagkatapos ko kung magmamasters man sa theology, gusto ko mag-lawyer ulit para sa kaharian ng Panginoon. Diba? Kayo rin, may mga pangarap ko yun, well, hindi huli ang lahat. At isa, sa kaharian ng Diyos, sa binasa natin, may isang pagmamayaring bukirin. So, lumabas siya sa kanyang bukirin at naghanap ng mga tao na magtatanim. Paglabas niya, lahat ng nakita niya na tinawag niya ay tumugon. Umaga siya lumabas. So, nagtanim sila at sabi, anong usapan? Babayaran kita ng sapat. 1 denarius o yung sa conversion niyan, sapat na sahod sa isang araw. Ngayon, nakikita niya, nagtatanim ng mga tao, pangalawang tanghali, lumabas siya uli. At nakita niya, may mga taong walang ginagawa. Ba't kayo nakatambay? Wala kayong ginagawa. Hali kayo at magtanim sa aking kaharian. Tumugon silang lahat, hindi? Tumugon lahat. Ayan ang pinakaiba sa kaharian ng ano, ha? The kingdom of heaven, sa kingdom of God, no? Lahat ay tumugon. So, sumama sila, tanim-tanim, tanghali. Tapos, pagdating ng hapon, lumabas uli siya. Alam ko, 4 beses, tama ba? Dating ng hapon, lumabas siya. May nakita uli siya, ba't wala kayong ginagawa? Yung mga late niya nang tinawagan, alam mo kung anong dahilan? Kasi walang tumatawag sa amin. Tandaan niyo yun ha, yung dahilan nila na yun. Totoo yun. Kasi walang opportunity. Kumbaga, gusto mo magtrabaho, walang trabaho eh. Di ba? So, ang ginawa, pagkalabas niya ay, di ba ko ba tinatawa yung mga nasa likod eh. So, paglabas ay, tinawag niya at nagtrabaho naman. Ito, matindi, kapatid. Paglabas niya ng gabi, matatapos na. 1 hour na lang, lumabas uli siya. May nakita na naman siya. Saan ba kayo nang galing? Hindi naman sinabi. Bakit wala kayong ginagawa? Hali kayo at magtrabaho sa aking karyan, sa aking taniman, sa aking vineyard. So, tumugon lahat? Tumugon lahat. So, pagkatapos na, magbabayaran na. Ito na. Medyo ibang prinsipyo to, ha? Hindi nyo naman kasi kaharian to, eh. Hindi naman to demokrasya, eh. Kaharian to ng Diyos. Kaya unawain natin kung anong meron sa kaharian niya. Nung sasahod na sila, pinasahod muna yung mga huli na nagtrabaho. Kumbaga, pinapila. O, pila na, sahod-sahod na. Tinawag si foreman. Yuan! Ayan na, pasawuri na yung mga yan. So, sahod-sahod na. Natanggap na nila yung sahod. Anong nangyari? Pare-pareho sila ng sahod. Naku. Medyo mapapaisip tayo dun, no? Sige. Paano naman ako? Anak pa naman ako ng pastor. Baby pa lang ako. Naglilingkod na ako. Baby pa lang ako. Illustration na ako ng tatay ko. Eh sila, matatanda na. Hindi naman to istorya ng salvation, kapatid, no? Bahagi din ito ng istorya kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na maglingkod sa kanya mga anak niya. Pero hindi ito yung istorya ng pure salvation. Ito istorya din. So medyo ano to, ha? Hindi ito yung pambatang usapan, ha? Medyo mature na rin naman kayo, makarni-karni to. Kumbaga, hindi to hotdog, bulalo to. Kaya kailangan kainin nyo ng maingat. Suriin ninyo sa inyong pag-aaral. Magsulat-sulat kayo kung anong naobserbahan ninyo. Magsulat kayo ng 3, anong naobserbahan nyo sa karya ng Diyos habang pinag-uusapan natin. Kasi may rema ang Diyos sa inyo, eh. Pero may 3 rin ako dito. Pero kayo din, tignan nyo kung anong meron sa karya ng Diyos. So, binigyan silang pare-pareho ng sahod. At unang binigyan pa yung mga huli. So, siguro okay lang din naman sa akin yun. Ang problema lang, pare-pareho kami ng sahod.
Buruin mo, nagtrabaho ka mula umaga hanggang gabi, tinapos mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, sa iyong amo. Pero ito, ngayon pa lang naglilingkod, pareho kayo ng sinaho. Hindi patas. Tama, nanay. Hindi patas sa tao. Pero sa Diyos ay patas. Salamat, nanay. Mabuti yan. Dapat alam natin ang patas sa hindi. At salamat sa Diyos dahil tayo ay mga hindi patas sa Kanya. Pero dahil sa Kanyang kabutihan, yung hindi nararapat na tanggapin natin ay natatanggap natin. At tingin mo, deserve mo magkaroon ng anak kung irresponsable ka namang magulang? At tingin mo, deserving mo magkaroon ng isang magulang o napakawalang yaman ng mga anak? At tingin mo, nararapat ka magkatrabaho? Deserving mo ba talaga na mag-aral ng maayos? Samantalang meron dyan, mga nasa bundok, umaakit pa ng bundok para lang pumasok. Do we all deserve all these good things? Hindi. Doon tayo babalik sa umpisa. Kabatid, sa kingdom ng Panginoon, ang hari ay laging patas. Hindi siya nagkakamali. You cannot fight for your rights. We cannot fight, pero He will listen. Pero at the end of the day, God is righteous. Hindi niya pwedeng baliin kung ano yung gusto mo sa nais niya. Pero pinapakinggan niya yung nais mo. Tinutulungan ka niya na yung nais natin na hindi patas ay maitama. Pero kapatid, this is kingdom. Siya ay hari. At salamat sa Kanya, tayo ay merong hari na hindi lamang full of authority na kung anong gusto niya ay dapat mangyari, ang hari mo ay mabuti. Ang hari mo ay mahabagin. Kapag nagkakasakit ka, ang hari mo ay kayang iwan ng Kanyang kaharian para lang arugain Kanya kahit pa siya mismo ang magkasakit o kahit mismong mamatay para sa kasalanan mo, para lang ikaw na dapat mamatay ay mabuhay. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero huwag mong kalimutan na siya ay hari mo rin. Siya ay hari pa rin natin. Sa kaharian ng Diyos, sa istorya na ito ay hindi ito kinokontradict ang istorya nung nagbigay ng 5 talento sa 5 talento at nakatanggap ng 5 talento. Hindi ito yung usapan about sa reward. Ito yung usapan about sa opportunity na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Pagkakataon, habag ng Panginoon na lahat ay Kanyang kinahabagan. At number one, sa Kanyang kaharian, hindi tayo lahat ay sabay-sabay na tinatawag. Kasi totoo yung sinabi nila. Wala eh, hindi namin alam na merong gawain. Siguro matanda na tayo nakakilala sa Panginoon. Huwag mo isipin na dapat nung bata pa ako. Eh kung panahon mo talaga yan, makakilala sa Panginoon. Pero kapatid, tandaan mo, maaari mong tanggapin ang tinatanggap ng mga taong matagal na naglilingkod sa Diyos. Kaya I encourage yung mga elders natin, no? Kung naiisip mo na parang ngayon, naglilingkod ka sa Panginoon, ngayon ka ulit talaga nanumbalik, huwag may kumpara sa kabataan. Iba panahon nila, mapalad sila, naglilingkod ng maaga sa Diyos. Panahon nila yan. Pero kung ito na yung panahon mo, di pa uli lahat. Kung nanonood online, pwede ka magsimula. O sa tingin mo, tinawag ka ng Panginoon para mag-start ng Bible study. Oh, meron nga mga tinawag, kasama ko sa Bible school, matatanda na. Nagpastor pa. Binigay pa rin buhay nila sa Panginoon. Eh, hindi naman natin pwedeng husgahan. Eh, bakit nung kabataan mo, ano bang pinagagawa mo? May calling ka pala. Di natin alam eh, di ba? Kaya dapat alamin din natin. Mamaya, baka ma-miss out natin. Pero hindi naman natin pwedeng husgahan yung mga tao na yan. It's their own decision at decision din ng Panginoon. So may panahon talaga. Yung mga matanda na yan, kayo, sulitin pa natin. Gawin pa natin. Wala yan sa haba ng paglilingkod.
Wala yan kung mas mauna ka pa sa simbahan. Di ba? Si Ate Janet nga, di ba? Mas nauna pa sa simbahan. Ngayon, tulog. Di ba? Masama pakiramdam kasi sa prayer, sabi niya, masakit yung balakang niya eh. Huwag niya namang husgahan, no? Pero siya lang talaga yung magandang halimbawa, no? Wala sa tagal yan. Kung ikaw ba ay lalago o hindi. Hindi ko naman sinabing hindi siya lumalago. Lumalago naman siya. So, nasa kanya-kanya ang panahon yan at nasa panahon ng Panginoon. Okay? Lagi nga sinasabi ni ating presidente ng mga kabataan, may kanya-kanya tayong panahon. Kaya magmadali. Panahon para mag-asawa. Panahon para magtrabaho. Panahon para maglingkod. Lahat yan may panahon. Huwag natin ipilit. Pero bantayan din natin, no? Baka naman panahon mo na. This is your break. Yeah? Kagatin mo na. Lalo na kung nasa edad na tayo, common sense na yan. Mas kailangan pa natin talagang itodo na yan sa Panginoon. Huwag nyo isipin na, eh, Pastor, eh, mamalat-malat ako, katulad ni nanay kanina, eh. Kung sa testimony lang, eh, powerful testimony niya, biruin mo, nagkagulo sa St. Luke's. Kakagulo ba doon? Hindi magkakagulo doon, eh. Ang doktor, makakita ng patay, wala lang sa kanya. Eh, makakita ng patay na nabuhay. Ano sabihin noon? Hallelujah, Jesus, Jesus. Sino nakita? Si Jesus. Kasi ano, Papa? Ay, Jesus. Eh, yung mga totoong Jesus Christ, yung mga reaction na, eh, si Jesus makikita mo eh. Namatay at muling nabuhay. Diba? Doon ka mapapa-Jesus ka talaga. Diba? Nah, very, hindi pa huli lahat sa'yo. Huwag mong, sa kaharian niya, huwag natin ikukumpara yung ating mga ginagawa. Sabi nga dito ng Panginoon, sa Tagalog, sabi niya doon sa nagre-reklamo, hindi kita dinaya. Binigay ko yung napag-usapan natin. Natanggap mo kung ano nararapat sa iyo. Wala ba akong karapatan? Sa ASND, basahin ninyo. Wala ba akong karapatan na ibigay yung aking pera kung kanino ko gustong ibigay? Wala ba akong kalayaan na pagpalain yung tao na yan? Okay lang yung kapatid. Alam mo, don't feel unfair to the Lord. Ah. Kasi lahat tayo unfair sa Lord. Eh. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon. Huwag natin maramdaman dito sa kaharian niya na parang bakit mas binigyan mo ng pansin? Baka mas kailangan niya ng pansin. Kasi di ba, sabihin niyo mga magulang, sino mas binibigyan niya ng pansin? Hindi dahil mas mahal niyo siya, pero kailangan kasi ng pansin ng anak na yan. Kasi papansin. Kulang sa pansin. Kaya kailangan niya ng atensyon. Kailangan niya mabigyan ng sapat na atensyon. Sa lahat ng bansa, sino pinili? Diba? Alam na alam niyo. Bakit? Kasi sila ang nangangailangan. Talaga, sa lahat, sila helpless. Kapatid, kasi minsan nakakalimutan natin, naging helpless ka din. Siguro ngayon okay ka na, di ba? Mainit na yung faith mo, nanunumbalik ka na, nakakapaglingkod ka na. Pero kung babalikan mo yung panahong helpless tayo, salamat, matutuwa ka. Di ba? Matutuwa kasi, salamat Lord, tinulungan mo siya, naaalala ko yung panahon na ako rin ay helpless. Kasi ayun nga, naikumpara niya na yung ginawa niya sa iba, nakalimutan niya na isa rin siya na tumanggap lang din ng habag ng Diyos. Diba? Hindi, ako dapat tumatanggap niyan. Bakit siya tumatanggap niyan? Sabi ng Diyos sa kanya, o dahil ikaw ay naiinggit, dahil ako ay mapagbigay. So naalala niya ulit, binigyan lang din siya ng Panginoon. Generous din sa kanya ang Lord. Sobrang generous. Lagi kong sasabihin sa inyo, ang tinanggap natin sa Panginoon, grand prize. Yung kaligtasan natin, grand prize yan. Yung reward natin, consolation lang yun. Dagdag lang yun. Pero lahat tayo tumanggap, kung ikukumpara, hindi, presyo lang ha, ang salvation nakakalaga ng 100 million, yung reward natin sa pagsisikap natin, siguro mga 100,000 lang yan. Pero ang pinakamahalaga, yung natanggap mo, yung pinakamalaking gantimpala. Yung salvation. Diba, sa mga itbulaga, sila Willie, ano binibigay? Mga consolation, isang taon na, di pa nabigay 1 million. Pero ang Diyos,
Sobrang generous. Ang una niyang pinamimigay ay grand prize, salvation mo. Pero alam mo, mabuti dito sa Panginoon, ha? Hindi niya itapon sa apoy ng impyerno. Hindi, kasi ka, ano na to, iba to, hindi to, kingdom of heaven na to. Parang, hindi siya sinabi na, wala kang utang ang loob. Hindi naman to true story, no? Pero ito'y parable. Ito'y makamundong istorya na nagbibigay ng makalangit na mensahe, no? Ang parang sinasabi dito ng Panginoon, number two, sa kingdom niya, sa kaharian ng Panginoon. May number ba dyan? Yung ano? Ah, walang nakalagay. Okay. Oo nga, wala akong nilagay dyan. Sa kingdom ng Diyos, mga kapatid, lahat tayo pantay-pantay doon. Walang itatapon doon, syempre. Lahat ng tinawag tumugon. Kasi kingdom of heaven to eh. Kayo tumugon kayo eh. We all serve one king. We have one mission. We have one vision. Dito, makikita natin yung istorya. Sabi ko nga sa inyo, parang nilalabanan niya yung istorya ng parable of the talents, nung ano, yung 5 talents, 4 talents, pero hindi, kapatid. Kasi usapang reward yun eh. Ito nga, sabi ko sa inyo, ito yung usapan ng pagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon sa lahat. At kung ano yung dakilang bagay na tinanggap nating lahat, lahat yan ay pantay-pantay nating tinanggap at sa kanya-kanya nating panahon. Meron talaga, mga kapatid, huwag kang susuko sa tao na pinagbipray mo. Baka di niya lang panahon. May panahon para talaga para sa kanya. Kaya pagtiyagaan natin. Hanggang huling hininga niya, pagtiyagaan natin. Huwag mong isusuko yung kaluluwa na yan. Kaluluwa pa rin yan. Kahit pasabihin mo, makita mo niyan, dudugyot-dugyot sa kalsada, kaluluwa yan. Dugo ng Panginoon ang katumbas niyan. Nakakita ba kayo ng mga namumulubi dyan sa kalsada, mga nangihingi? Hindi ka mas mataas sa kanila. Pantay-pantay lang, kailangan ng habag ng Diyos. Masabihin na ikaw ay dahil nagsipag or nagkaroon ng kakayahan, nagtagumpay. Lahat tayo kinahabagan lang. Binigyan ng pansin, tinawag ng Panginoon. May kanya-kanya tayong panahon. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan nila. Pero magkaroon tayo ng tamang pakikitungo sa kanila. No? Huwag natin ipagdamot kahit ang kaligtasan sa kanila. Kahit, ayun na nga lang maibibigay natin minsan. Eh. Kaligtasan nila. Bago ituro ng Panginoon yan sa Matthew 19, ayan yung panahon na sinabi nila Pedro, paano naman kami, Panginoon, iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo? Sabi ng Diyos, ang mga huli ay magiging una, mga una ay magiging huli. At dito, sinabi din dito ng Panginoon sa banda huli, sa last part, so the last shall be the first and the first shall be the last. Ay sabihin dito ng Panginoon, walang una-una. Pagdating sa kanyang kaharian, sarili niyang panahon. Huwag mo sabihing may nauuna sa'yo o may nauhuli sa'yo. Kaya sa Matthew 19, mga kapatid, tignan nyo ito ha. Sa Matthew 19, makita natin sila Pedro, iniwan ang lahat para lang sumunod sa Panginoon. Pinakita dyan sa atin, if you are faithful to the Lord, you will be fruitful talaga. Pero the other way around din naman. You can be fruitful but not faithful. Pwede kang parang ang dami nating nagagawa o ilang taon na tayo naglilingkod pero may mga motibo tayo na hindi natin alam and only time reveals it. Nagugulat na lang tayo, ay may mali pala ako. Akala ko sa tagal ko naglilingkod sa Panginoon, tapos may dumating na pagsubok, nalaman natin mali pala motibo ko kung bakit ko ginagawa ito. Hindi bibilangin ng Panginoon fruitfulness. Binibilang niya faithfulness. Hindi yung talents o sa dami ng oras na i-Google. Pero sabi ko nga, di ba? Ito yun eh. We can be fruitful but not faithful.
But we cannot be fruitless if we are faithful. Di mo naman pwedeng sabihin, kapatid, na faithful ako deep inside my heart. Hindi mo lang nakikita ang bunga. Meron yan, kapatid. Talagang lalabas at lalabas kung anong laman ng puso, lumalabas ang katotohanan palagi. Pero kapatid, wala din naman yan sa kung ano nakikita na ginagawa mo sa paligid mo kung talagang faithful tayo sa ating ginagawa. Siguro ako sa ngayon, feeling ko faithful ako sa aking pagtuturo sa inyo. Pero as time goes by, malaman ko may iba pala akong motibo. Example lang naman. Tapos meron dito nagwawalis, ang iniisip niya, salamat Panginoon, nagwawalis ako para sa'yo. Sa tingin nyo, kanino bibilangin na yung ibibilang yung kanya, yung tapat na naglilingkod. Kaya wag nyo hangarin na magkaroon ng ano, no, ng position o leadership. Nakabulag talaga eh. Kasi minsan, akala ako, aminado ko. At tayo din naman, may mga kanya-kanya tayong commitment and we are, nilagay tayo ng Panginoon sa posisyon na sa magulang ka man, kuya ka, panganay. Yung mga motibo ng ating mga puso, eh, only nalalaman natin sa takbo ng panahon lang. Kaya nakakatawa, sabi ko nga, wag niyo na lang hangarin, di ba, na hindi, akala nyo ba natutuwa ako na nagpipreach ako ng yung 100% na tuwan-tuwa ako, yes, nasaktan ko na naman sila. Nakarinig sila ng katotohanan. Buti nga sa inyo. Nalaman nyo, mga makasalanan kayo, andudumi ninyo. Alam nyo ba, natutuwa ako doon, mga kapatid. Ito ang meaning ko sa inyo, there are times ayoko na magsalita eh. Kasi, tao din naman ako, nasasaktan ako, at mga nasasaktan, mga mahal ko. Kaibigan, mga kapatid, mga nakakasama. Minsan gusto ko na lang tumahimik eh. Kasi minsan, di ba, silence is the best language. Pero tinawag ako para magsalita eh. Sabi nga, di ba, sa salita ng Diyos, ang mga tagapagturo, hayaan nyo sila magturo. Kaya minsan, umingi ako ng tawad sa Panginoon. Natatakot na ako mag-preach, Lord. Kasi natatakot ako sa baka mali yung sabihin ko, magkaroon ng maling epekto sa mga tao. Kaya kung naghahangat kayo magturo, pag-isipan nyo muna, no? Pag-isipan natin. Kasi sabi nga ni Spider-Man, greater power, greater responsibility. Kala nyo ba, tuwan-tuwa ako dito? Pagkatapos, uuwi ako ng bahay, gaganon pa ako, yes, ano, ha? Nakatikim kayo, no? Hindi, kapatid, kasi kami unang nasasaktan din, eh. Kami unang nililiglig sa apoy, eh. Kaya, isa na lang motivation ko, eh. Alam ko naman, Lord, di ka nagkamali, eh. Kung sino tinatawag mo, pero minsan talaga, Lord, nahihiya na talaga ako, parang alam mo, pag-pray niyo ako, kapatid, ha? Parang recently, ako, hindi naman ako matatakutin or duwag. Medyo malakas sa mga loob. Parang recently, nagkakaroon ako ng ano, ng holdbacks or setbacks kapag naglilingkod sa Panginoon. Parang, yung hindi ko naman kinakatakutan dati, parang natatakot ako ngayon. Parang ganun yung nararamdaman ko. Kaya, mahirap maglingkod sa Panginoon. So, hindi ko alam, hindi naman sa pagiging pastor yan. Kung ikaw, di ba, bilang magulang minsan hindi mo alam ano ba ito, pagsasabihan ko ba itong anak ko? Kasi mamaya magrebelde lang eh. Pero kung minsan di mo na alam kung anong sasabihin mo, di mo na alam kung anong tama, isipin mo na lang kung anong sinabi sa'yo ng Panginoon. Tama, ikaw ang anak para sa kanya. Hindi ako nagkamali. Ikaw talaga tatay niyan. Ikaw din anak. Hindi ka nakakamali. Ako, ikaw talaga anak niya. Ayan lang lagi mindset ko kapag minsan parang naguguluhan. Lagi ko na lang iniisip. Lagi mo na lang isipin din, kapatid. Hindi nakamali ang Diyos sa pagkatawag sa'yo. Sa Kingdom of God, lahat tinatawag niya at lahat ay tumutugon. Pero lahat tinatawag niya sa iba't ibang panahon. Hindi natin pwedeng questionin, di ba? Minsan pwedeng sabihin ng Panginoon sa atin kung minsan nakakalimot tayo sa Kanya nung minsan tayo ay helpless. Masakit man, pero sasabihin niya sa atin yun. Wala ba akong kalayaan na
kung anong panahon at anong gusto kong gawin sa buhay ng isang tao. Gusto kong bigyan siya ng ganyan. Diba? Nasaan na ba si Brother JR dito? Binigyan siya ng trabaho ni Lord. Dapat maging masaya ka sa kanya. Pinagpala siya dyan. Diba? Galing ba sa Lord John? Diba? Lahat ng mabuti galing sa Panginoon. Nasa kamay lang naman natin. Kung... Pero kapatid, kung ano natatanggap ng kapatid mo, huwag mo na yung kumpara sa kung anong natanggap mo noon. Kung ikukumpara mo, ikumpara mo kung ano yung natanggap mo noon na kaligtasan sa Panginoon. Nasaan ka? Baka nasa babuyan pa rin tayo, nasa putikan, naliligo sa mga sarili nating kasalanan. Walang pag-asa. Pero ngayon, we are blind but now we see. Sapat na yun. Higit pa sa dapat nating tinatanggap sa Panginoon. So we help one another. We should be grateful to one another sa kaharian ng Diyos ay huwag nating isipin na hindi patas ng Panginoon. We should not be envious dahil ang Diyos ay may iba't ibang kaparaan. We should be humble enough to accept kung anong binibigay ng Panginoon. Kasi ang pagiging humble hindi yan sa paghingi lang ng tawad or parang pagiging grateful sa kanya. Nasa pamumuhay din natin yan. Oh Lord, salamat, ginagalang kita. We are saying it by words. Pero in our living, we should as well. Kaya nga dito, sa tagal ng paglilingkod, nagtrabaho siya mula umaga hanggang gabi, mali pala yung puso niya. But thank God naman, no? Tinanggap pa rin naman niya. Kaya palakpakan natin ng Diyos sa bagay na yun. Hindi binawi, no? Akin na nga yan. Kapal mukha mo. Binigyan na nga kita ang pagkakataon, eh. Hindi naman gano'n ng Panginoon. Tinanggap pa rin niya, pero napaalalahanan ng Panginoon. Nak, ang ganda-ganda lang tinanggap mo. Praise the Lord. Kaya sa Panginoon, He praised the humble, but despised the proud. Siguraduhin natin tama ang definition natin ng humbleness at pagiging proud. Minsan akala natin proud, pero he's just living his Christian life. Akala natin hindi humble, pero humble pala talaga sa Panginoon. Pero maraming pagkakataon talaga when we are put in a position, in a reputation, nagiging proud talaga tendency. And if we heard reminder, o kahit pa accusations, take it as a warning. Sabi nga ni Peter Tanchi, if you heard something that is not true, take it as a warning. Tanggapin mo bilang isang pagpapala. Hindi naman pala totoo eh. At least napaalalahanan ka na hindi ka na makapasok sa kinakatakutan mong isang bagay. Don't take it negatively. Alam mo nung totoo eh, di ba? Kaya masarap mabuhay sa katotohanan. You are not guilty. You are not condemned. You know you are true to yourself. You know God is true to you. Stick to that. Walang pwedeng ibang magdikta sa buhay mo, hari lang. O ano lang sinabi nung hari. Hindi yung makakasama mo sa kaharian. Pero syempre, makakasama mo rin yan sa kaharian. They are the voice of the Lord who will protect you. Kaya nga yung kahit na masamang bagay, nagagamit sa mabuti ng Panginoon. Turuin mo accusation, magagamit mo bilang strength of your faith para maingatan, para hindi ka na, oh, okay, at least naalala ko na kung mali gagawin ko, magiging ganyan ako. Are you mature enough to accept church? Or we take accusation as parang accusation lang. Kaya nagtanong din ako sa Panginoon, Lord, bakit ba ginagawa mo yung una sa uli, tapos yung uli sa una? Siguro. Kaya malilito rin tayo eh. Pero we should be grateful kung paano yung pinaalala ng Panginoon sa lalaki na iyon. Ganun din dapat tayo. We should be grateful to what we have right now.
Dapat lagi tayo nakangiti. Happy-happy lang. Whatever your brethren natatanggap sa kanilang mga buhay, happy-happy lang. Dahil alam mo na may tinanggap ka sa Panginoon. Kingdom is a place for humble people. Diba? Tama ba yun, mga kapatid? Siguro nakalimot lang to. Humble naman to. Napaalalahanan lang. Kasi kung di naman siya humble, binawi na yan sa kanya eh. Walang makakapasok na mapagmalaki sa kaharian ng Diyos. Kasi ang hari niya nga, mapagkumbaba eh. And we thank you for this message. The Lord reveals our pride in us. Masakit. Ako na yun naman, nasasaktan ako. Pero, mga kapatid, salamat sa Panginoon. He prepare us. Hindi siya maramot. Gusto niya masigurado makakapasok sa karya ng Diyos. O gusto niyo, wag na lang nakasulat to. Wag na lang. Wala natin ulit pag-usapan to. Salamat sa Lord. May gantong mensahe. Gumawa siya makamundong mensahe para magbigay sa atin ng makalangit na katuruan. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa mensahe na to. And the last part is, sabi ko nga kanina, the king is the rightful authority. We don't fight for our own rights. Kasi siya, he is righteous. Siya na mismo. Tayong mga Kristiyano, meron tayong definisyon ng katuwiran dahil meron tayong Diyos. Ang mga ateista ay walang karapatang magsabi ng kanilang righteousness dahil wala silang origin ng righteousness dahil sila yung mga unggoy. Hindi, totoo. Di ako nang insulto. Meron bang, sige, na-develop lang daw, in time. Okay, sige. Sa inyo na yon, hindi sa aming mga anak ng Diyos. We don't fight for our rights. At sa karya ng Diyos, we are all servants. At tinatapos natin yung binigay sa atin ng Panginoon. Mapahaba man yan, maiksi lang, umaga ka man tinawag mula sa iyong kabataan, tinawag ka man sa iyong katandaan, ang mahalaga, ikaw ay servant ni Lord. At sa kingdom ni Lord, siguradong matatanggap mo. Ito hindi to usapan ng kaligtasan na akala natin kapag may ginawa tayo, naglingkod tayo, ay papasok na tayo sa karya ng Diyos. Ang tinuturo sa atin ito, lahat ng nakakapasok sa karya ng Diyos, dito pa lang sa mundo ay naglilingkod sa Diyos. With a heart of servant, sumusunod sa Diyos. Lahat tayo maglilingkod. Amen? Hindi ko alam, iba-ibang paraan yan ang paglilingkod, pero tayo ay maglilingkod sa Panginoon dahil sa kaharian niya, ala ka namang ang hari ang naglilingkod, nakakahiya naman. Diba? Pero salamat, naglingkod ang hari sa atin. Pero kung makita mo yung hari mo, naglilingkod sa iyo, mahihiya ka ba? Nakita mo nagwawalis. Uy, ako na po dyan, nakakahiya naman. Kayo po yung nagwawalis. Ikaw na nga may-ari ng kaharian. Ako, binigyan mo na nga ako ng kaharian. Sinama mo na nga ako. Di ba? Pero ang Diyos, di natin mapipigilan sa paglilingkod sa atin. Kasi, ayun siya eh. Part of His attributes yun. A servant Lord. A servant heart. Servanthood. Kaya, kung ikaw ay mula sa pamilya Ayala, yan. Anong ugali mo? Ugaling, wala ka namang squatting ang ugali mo. Kasi, di ba? Ang ugaling Ayala ka. Di ba? May delikadesa. Kapag nadumihan ay, pag nadumihan yung coat ko, tatapon, bibili ng bago. Pero kung ikaw ay ano ka lang, kung ikaw ay kalpito, yan, pag nabutas yan, papatahi ko yan. Kasi di ba ako Ayala, kalpito lang ako. Ganun kami, pag may nasisira, inaayos namin, di namin tinatapon. Kaya junk shop ang bahay namin. Yung mga sira ay inaayos. Kasi, kaya ikaw kapatid, kung ang ama mo ay isang hari, at hindi lang isang hari, ha, hindi lang yung utos-utos, ha, ang hari na naglilingkod, ikaw yung royal family. Di na tayo magtatapos sa last slide natin. Sana ay itodo pa natin ang pakikinig, ang ating mga puso, sa Genesis 1:26. Basahin natin. Are you blessed ba, kapatid, na nandito ka ngayon?
Amen. Praise God. Ako rin ay mapalad na ginagamit ng Diyos, magbahagi. Natutuwa ako dahil ang Diyos papaalala sa atin ngayong umaga ng mindset ng isang prinsipe at mga prinsesa. Kaya pagkatapos ng ating itong buwan na ito about sa ating mission and vision, tayo ay maglilingkod ng parang isang hari. Amen ba yun? Hindi ka hari, pero parang isang hari. Tingnan mo dito sa Genesis 1:26. Then God said, "Let us make man our own image, according to our likeness, so that they will have dominion over the fish of the sea, over the birds of the sky, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping that creeps on the earth." Ito ang original mo na apelyido. Ikaw ay isang royal family. Kaso nga lang nasira nung nagkasala si Eva at Adan. Akala mo ang magulang mo ay si Mami Lot, pero sasabihin sa iyo, ang totoo di kita anak. Ito ang iyong mga magulang. Kaya ito totoong anak ng Diyos. Ito ka dapat. This is your identity. Work like a king, eat like a king. Di ba may mga ganong mindset sa prinsipyo ng career or professionalism? Kung gusto mong kumain ng parang isang hari, magtrabaho ka ng parang isang hari. Ang ating Diyos, hindi yan hari lang, but a servant king. Ang king, hindi naapektuhan niya ng situation sa paligid niya. Just serve. Sabi dito, sa word na ito, dominion. Ang other word ng dominion ay kingdom. Pag sinabing king, may dominion. Kaya nga, kingdom. Okay, sa ulitin ko ha. Nilikha ka ng Panginoon para magkaroon ng dominion, para magkaroon ng kingdom. Kumbaga, yung mga bagay sa paligid mo, binigay sa iyo ng Panginoon yan para pangalagaan, ituring mo. All the resources that you have. At ngayon, hindi na lang tayo about sa mga fish and the mga kaluluwa. God wants His kingdom to extend through you. The king and his dominion. Yung mga kaluluwa sa paligid natin na walang takot sa Diyos, sa iyo binigay ng Diyos ang authority para ibigay sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ikaw ang gusto niyang gamitin. Sa pamilya mo, hindi yung si pastor. Gagamitin kami, pero ikaw talaga. You have the dominion. You have the kingdom. Binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya basahin natin itong word na to sa Hebrew, sabihin natin, radak. Nasa ba? Mimidahak. 1, 2, 3, go, radak. Nasa ba? Yung parang ano, parang may COVID. Parang, ha? Sabi mo, radak. Ayan. Ikaw ay binigyan ng radak. Hindi yung mindset na hindi ko kaya mag-share ng gospel, Lord. Parang wala naman ako kakayahan. Hindi! I'm the King of the Lord. Kayo mga hari. Kaya nga, di ba, He is the King of Kings. Sino yung mga kings na yon? Kayo! Kayo na binigyan niya ng dominion. Kaya nga may dominion kayo. Kasi, sabi nga ni Miles Monroe, it's part of the kingdom. Dominion. Kaya huwag na tayo mag-mindset na ba, hindi ko kaya mag-share ng gospel. Anong klaseng mindset yon? Yung anghel nga naiinggit sa atin. Naiinggit sa iyo. Kasi tayo yung binigyan ng Diyos ng karapatan magbahagi, hindi sila. Eh sila fly-fly, kaya naman nila, di ba? Tayo mamamasahi pa para lang mag-share, para mag-Bible study. Pero tayo Kaya kinaiinggitan tayo ng mga anghel. Mga kapatid, dito sa mensahe na ito na binigay sa atin ng Panginoon, sana hindi tayo maging mayabang or maging mapag-imbabaw. Kasi ang tunay na hari, hindi yung tulad ng mga hari dito sa mundo, na mga nagahari-harian.
Ang tunay na hari ay naglilingkod. Humble, patas, o pagmahal. Pero may authority pa rin. God is love, God is mercy, God is grace. But it is righteous and just. He is meek, he is gentle, but he is the Almighty God. He understands you. At ibinaba niya ang sarili niya para maunawaan ka. But he is all-knowing. Binigyan ka niya ng space. Kung nasan ka man ngayon, dito na tayo magtatapos. Pwedeng lumalayo ka. Pero kapatid, isang araw, hindi natin matatakasan ang Diyos. Baka abutan tayo na hindi sumusunod sa Panginoon. Pero isang araw, hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos. Dahil ang sabi sa Revelation, lahat ng tuhod ay luluhod and they will confess that you are Lord. Makasalanan ka kahit demonyo, magsasabi, you are Lord. Ikaw ang Panginoon. Kung ayaw mo siyang sundin ngayon sa iyong buhay, isang araw kapatid, wala kang magagawa, susundin mo siya. Kaso nga lang, hindi na sa pagsunod sa kalooban niya para pumasok sa kalangitan. Kundi susunod ka, wala kang magagawa dahil itatapon tayo sa apoy ng impyerno. Wala tayong magagawa dahil siya ang hari. He have the last word. God is the salvation. Jesus is our Savior. Pero wag mong kalimutan kapatid, He will be the judge as well. Siya ay hukom. We serve God. Ganon din naman, susunod ka rin naman sa uli. Sumunod na tayo ngayon sa Panginoon. Let's just do our part. Gawin natin ang may kaligayahan sa puso natin. May pag-ibig. And always remind ourselves, sino tayo para tumanggap? Hindi ka nararapat dyan. Kung ano yung position mo ngayon. And the Spirit of the Lord right now is despising every spirit of pride in me and also in you. Minsan nakakadiri na lang. Nandidiri din ako. Alam ko kayo din, nandidiri din. And God as well. Ayaw niya nakakamali tayo. Kapag tayo na dumihan, gusto mo rin maging malinis. Ako rin, gusto ko rin. Hindi lang ikaw ang nakakaranas. Sa tingin niyo, kayo lang may pagsubok sa kasalanan. Kami rin. Lahat tayo. Dumaraan. Isa sa maganda sa atin, hindi na tayo sanay sa kasalanan. Amen? We don't delight in sin. We don't delight in lustful thoughts. We don't depend in worldly things. We delight in the Lord. Gusto palagi natin mabuti. Minsan nakakalimot lang. Kapatid, live a balanced life. Live in this world. Mabuhay ka sa mundong ito. Pero huwag ka mabuhay para sa mundong ito. This is temporary place. This is not a place for you. We have a place. May bahay ka, kapatid. Huwag kang umasa na parang dito ka nakatira. Huwag kang gumaya sa mga nasa paligid mo. Na alam mo, hindi mo dapat gayahin. Iyayin natin ang ating Panginoon. Siya lang ang ating tignan. Hindi ang kung sino. Yung ating mission, ang ating vision, dun lang, kapatid. Kapatid, kung saan ka man natutulog tuwing gabi, hindi yun ang tunay mong higaan. Kung anong kinakain mo sa iyong mesa araw-araw sa bahay mo, hindi yan ang totoo mong pagkain. Kung anong nakikita mo palagi, hindi yan ang totoong surroundings mo. You're a prince and princess. Your identity is in the Lord. Your value is not in your career.
Not in your educational attainment. Not in our talents or what we can do. Our identity is our King. Wala tayong sariling apelyido. Kundi ang apelyido natin, nakuha natin sa ating magulang sa langit. Sa ating Ama. So live like Him. Mahalin mo ang mga kaluluwa sa paligid mo. Mahalin mo ang kapatid mo. Love the church. Serve God. Salamat po aming Diyos sa napag-usapan namin ngayong umaga. The Kingdom of Heaven. We pray, Lord, that we get to know You more. Makilala ka pa namin. Malaman namin kung ano yung Kingdom of God. The Lord who lives in us, the Kingdom of God, is righteousness, peace, and joy. Pray, Lord, patuloy pa kaming mauhaw sa iyong mga salita. At hindi kami makontento. Hindi kami tamarin. Hindi namin maisip. You are not special. We always think of Your eternal value, the infinite weight of Your glory. Maraming salamat po sa mensahe na ito, Panginoon, na dati kinagugulumihanan ng aming isa. Maminsan ay ginagamit din ang kaaway para magkaroon kami ng maling paraan ng paglilingkod sa iyo. Pero ngayon, Panginoon, sinala mo ito sa apoy at binigay sa amin. Bibigay inspirasyon sa amin kung sino kami noon. Isang sanggol na itinapon sa kalsada, naliligo sa sariling dugo. Iniwan at hinayaan ng mamatay. Pero nariyan ka, Panginoon, tulad ng sinabi mo sa Isaiah, pinulot mo kami, inalagaan, pinaliguan, pinakain, sinuutan at binihisan, pinaganda, hinangaan, kalugod-lugod sa iyong mata at sa mga tao sa paligid. Salamat po, Panginoon. Lord, binibigay namin ang kaluwalhatian sa iyo sa lahat ng aming natatanggap dito sa mundong ito. Mula sa mga material na bagay, sa aming pinanse, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral. Salamat po sa aming magulang, Panginoon. Salamat sa aming mga kapatid, sa aming tahanan, sa aming pagkain, sa aming church. Salamat sa pagkakataon na maglingkod sa iyo. Thank you for reminding us, Lord, that we are Your humble children. Thank you, Jesus. Holy Spirit, right, move right now in this place. Sige, kapatid, you pray individually to the Lord. Confess. Ikaw din, kapatid, nakikinig online. Sige, magsalita ka ngayon sa labi mo. Kung gusto mong buksan ang palad mo, itaas ang iyong kamay, huwag mong pansinin ang tao sa paligid mo, gawin mo. Magpasalamat ka sa Diyos sa buhay na binigay sa iyo. Buhay na walang hanggan, kamatayan ng kanyang anak. Dugo na dumana. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami binayaran ng pilak o ginto. Kaya hindi namin dapat lagyan ng presyo ang aming buhay. Hindi pilak ang ginto ang pipigil sa amin para tumigil sa pagsunod at paglilingkod sa iyo, dahil hindi pilak at ginto ang binayad mo sa amin. Hindi rin ang mga bagay dito sa mundo. Right now, Lord, we are committing again ourselves to you. Ang binigay mo ay buhay. Kaya dapat lang din, Panginoon, hindi man sapat ang buhay na binibigay namin sa iyo, susubukan pa rin namin. Binibigay namin, Lord, to you. We honor our lives for your glory, God. Binibigay namin kaluwalhatian sa iyo sa lahat ng aming mga napagdaraanan. Salamat po, Panginoon, mula sa pagiging basahan at basura. Kami ngayon mga anak ng Diyos. Itinawag mo mga hari at reyna, iyong asawa at mga anak. Salamat po. Panalangin namin ang presensya ng iyong salita hindi mawala sa aming mga buhay. Patuloy na manalaytay sa aming sistema, sa aming paraan ng pag-iisip, paraan ng aming damdamin, paraan ng aming pagkilos at paglilingkod.
Salamat po sa iyo, aming Hari. Salamat, aming Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Pinagkakatiwala, patuloy namin sa iyo ang lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord.